Alam mo ba kapare kayo na may way para mapakunat natin yung battery ng phone natin o hindi bumilis yung pagkalobat nito o pagdidrain ng battery nito? Yes mga kapare ko, at yun yung gagawin natin sa video na to. Kung ikaw, kung gusto mo pakunatin yung battery mo, panoodin mo lang at tapusin mo itong video na to dahil lahat nasasabihin ko dito ay makakatulong para sa iyo. Ngayon, let's go! Unang-una sa listahan kapare ko ay tinatawag na Google Assistant. Para mahanap to, pumunta ka lang sa Google app mo, as in yung Google app mismo, i-click mo lang yan and then hanapin mo yung profile, okay? Click mo yung profile icon and then click mo yung settings. Sa loob nito, pare ko, hanapin mo lang yung tinatawag na Google Assistant. Yan. Click mo yan and then sa loob nito, pare ko, hahanapin mo lang yung Hey Google and Voice Match. Okay? So for the token na kailangan naka-turn up tong Hey Google. Kung hindi mo naman ginagamit tong function ng Google Assistant, mas maganda na i-turn up mo na siya dahil ang lakas nitong kumain ng battery natin. Lalo na kasi ito ay passive features. Meron kasing high cost battery features or technology na ginamit dito yung Google na tinatawag na active listening features, na kung saan kapag sinabi mo dito yung word na Hey Google, doon lang gagaan na yung function na to. Kaya mas maganda na i-turn po to kung hindi mo na siya ginagamit. Okay? Para naman sa pangalawa kapare ko, yung settings or features na kinakailangan mong baguhin ay yung paggamit mo ng brightness ng phone mo. Kahit naka IPS or AMOLED screen ka man, kinakailangan control pa rin yung pagkocontrol sa level ng brightness na pinoproduce ng screen mo. Kasi para sa mga hindi nakakailangan, pinaka number one na may mataas na cost or paggamit ng battery natin is yung phone screen mismo natin. Dahil nga dito, napoproject lahat ng display and also nandito rin nabubuo yung mga animation etc. And then, yun yung reason kung bakit yung display ang merong pinakamataas na power consumption sa phone natin. Kaya ang pinaka-need nyong gawin para ito ay ma-optimize ay kinakailangan nyong iset sa middle part yung ating brightness kahit nasa outdoor ka man. Pero kapag nasa madilim kang lugar kagaya ngayon, ang kinakailangan mo lang gawin is iset sa pinakamababa. Pag nasa outdoor ka naman, kahit naka-IPS ka, tiisin mo lang ng konti. Lalo na kung nagtitipid ka ng battery sa part na yun, kinakailangan mo siyang iset up sa middle part or kaya bandang 3/4 ng ating screen brightness. Yun lang. Pangatlo naman kapare ko ay tinatawag na turn off vibration mode or don't use vibration mode. So ganito lang siya i-set up kapare ko. Punta lang kayo sa sounds and vibration and then sa part na to, hahanapin nyo lang dito yung may mga kinalaman sa vibration na features. Kagaya nito, vibrate for calls. Ibig sabihin kapag may magko-call, magbabibrate yung phone mo. So kinakailangan natin itong turn off. Nagsaman dyan mga kapare ko, idamay na rin natin yung additional settings. Kasi kapare ko, nandito yung ilang features na kung saan ginagamitin ng sounds and vibration. So kinakailangan din natin i-turn off kagaya nitong dial fad tones. Ibig sabihin, habang nag-dial ka or may tatawagan ka, tumutunog siya. Gusto mo ba nun? Pag hindi, turn off mo and then yung tap sounds, kapag tinatap mo or nagkiklik-klik ka dyan sa iyong smartphone, tumutunog din siya. Kung ayaw mo nun, i-turn off mo din. So, bahala na kayo. Nasa inyo yan, mga pare ko. Preference nyo yan. Necessary naman. Nagayahin ninyo yung mga settings ko. Pero pwede nyo rin naman gayahin. Nasa sa inyo yan. So, sa part na to, pinaka-last is i-click nyo yung silent mode. Ibig sabihin, gagamitin natin yung silent mode sa part na to, hindi vibrate mode. Yun lang. Para naman ko pare ko sa pang-apa, tinatawag to na restrict background activity. Itong restrict background activity, iba-iba yung tawag nito, depende sa device mo. Kinakailangan mong gawin, hanapin yung isang application, click mo lang yung off info, and then hanapin mo yung battery saver or restrict background activity. Nakadepende yun. So sa part nito, hahanapin mo mga pare ko yung restrict background activity doon sa battery saver. Usually yun kasi nakalagay. Sinet up kasi natin yan sa restrict background activity, as in hindi niya papahintulutan yung application na yun na mag-run sa background mo. Kaya kung ikaw may mga application ka na alam mo magra-run or kaya nagra-run mismo sa background mo kahit di mo ginagamit, mas use these features para ma-eliminate yung mga application na yun. Nakadepende naman ito kapare ko sa preference mo kung ano yung mga application na i-restrict mo yung background activity. Nakakatulong kasi itong features ito kapare ko kapag ginamit natin para hindi magkaroon ng mataas na consumption ng power and also ng RAM sa phone natin yung mga gantong application na hindi naman natin ginagamit pero nagra-run sa background. Maganda and useful yung features ito kaya kung ako sa'yo, gamitin mo na ito kapare ko. Panglima naman kapare ko ay tinatawag na restrict data or internet usage sa mga application. For example, dito kay Google Chrome, i-restrict natin yung pag-consume niya ng mobile data or ng internet galing sa Wi-Fi. To do that, hanapin mo lang itong restrict data usage. And then ito mga pare ko, in default, yan lahat yan is naka-check. Pero dapat ang gagawin mo dyan is i-turn off mo or i-uncheck mo. Gamitin mo lang ito kapare ko sa mga application na alam mong hindi naman need ng internet connection pero nag-a-access pa din. Kahit kasi hindi mo sila ginagamit, hanggang nag-a-access sila ng internet connection, nadidirect
rin yung battery natin sa ganung procedure. Halimbawa, may mga offline games, offline app na hindi naman talaga need ng internet connection tapos a-access sila nito. Usually dahil lang yan sa ads. Kaya dapat huwag ninyong bigyan ng permission na maka-access sila sa internet connection natin dahil once in-open mo yung offline app na yun, kapag naka-open yung iyong mobile data or kaya yung iyong wifi, magsashow lang yun ng ads and then madidrain lang yung battery natin dahil nga nagkukonsume siya ng internet connection. Hello kapare ko, pause muna. May tanong muna kasi yun. Naglalaro ka rin ba ng mga online games kagaya ng Call of Duty Mobile, PUBG, or kaya ng Mobile Legends? Na-experience mo na rin ba kapare ko yun na maglaro ng mga to and then napaganda ng internet connection mo, walang lag, tapos out of nowhere, bigla na lang magkakaroon ng notice or tataas bigla yung MS mo and then magkakaroon ng disconnection notice sa game kagaya ng isang to, which is sobrang nakakainis. Napakadali lang yan ayusin, just using our Gear Up Game Booster. Madali lang gamitin tong Gear Up Game Booster kapare ko yun. Kinakailangan mo lang gawin, i-download to by the way link in the description and also in the pinned comment. After mong i-download kapare ko yun, open mo lang yung mismong app and then sa loob nito hahanapin mo lang dito yung game na gusto mong i-boost and then i-click mo lang yung server sa gilid dito. Mamili ka lang ng server na available, I suggest the Southeast Asia dahil yun yung pinakamaganda. After that, magbo-boost na yung ating mismong application and then mag-auto-open siya after 3 seconds. Kagaya nito. As you can see, pag nag-open na siya, makikita natin na nagra-run na sa background natin yung ating mismong Gear Up Game Booster. And then, tingnan nyo yung ping natin after mangyari yung paggamit natin ng Gear Up Game Booster. Hindi lang mabagal yung internet connection na nagiging cause kung bakit tumataas yung MS natin sa game at nagkakaroon tayo ng disconnection notice. Reason din naman yun kapare kayo kapag mabagal yung internet connection mo. Pero usually, ang pinaka-reason kung bakit, eh dahil din sa speed ng connection ng device natin at saka ng server ng game. That's the reason why ito yung purpose ng Gear Up Game Booster. Gumagawa kasi siya ng mas mabilis na way kapare kayo para makakonect yung ating mismong device sa server ng game ng mas mabilis kaysa sa ibang devices. Kaya mas maganda yung latency sa atin. Anyway, kung gusto nyo itong i-download at gamitin, by the way, ang link is nasa description and pin comment down below. Click nyo lang ninyo and then download. Yun lang mga kapare kayo, peace out! Para naman sa pang-anim natin features, para sa mga AMOLED user lang na device ng mga kapare kayo, sa kanila lang kasi ito gagana. Ito ang paggamit ng dark mode features ng phone natin. So para sa mga naka-AMOLED dyan, sa inyo lang ito magbe-benefit sa aming mga IPS LCD display, hindi ito benefitable. Pero, kaya ito magkakaroon ng benefit sa inyo mga AMOLED user dahil once na dark or mas darker or mas plain yung pinuproduce na or dinidisplay ng screen ninyo, the more na nakakalesto ng consumption kaysa dun sa mga bright display or kaya mga animated display, mas pangit kasi yon and mas malakas yung kumain ng battery. Okay? Yung next naman kapare ko, lagi mo itong ginagawain, also nakakalimutan mo itong i-turn off. Ito naman yung pagta-turn off ng Bluetooth. Dito kasi sa part ito kapare ko, once na nakalimutan mong ipatayan yung Bluetooth natin after mo gumamit ng Bluetooth earphone or Bluetooth speaker, mag-i-scan at mag-i-scan pa rin kasi siya ng mga available devices na naka-open yung Bluetooth sa area mo. Kaya mangyayari, nagde-drain to ng battery or nagko-consume to ng battery na nagko-cause ng pagka-drain ng battery natin. Kaya kailangan mo patayin yung Bluetooth after mo gamitin kasi makakasave din to ng battery at makakatulong to sa device mo. Yung next naman kapare ko, huwag ninyong kakalimutan to, yung pagta-turn off ng location ninyo after ninyo gamitin or kapag hindi na ninyo ginagamit. For example, nandito na kayo sa bahay ninyo, wala na naman kayo pagagamitin yan or kayo nakatambay lang kayo, nag-chill kayo sa isang restaurant, something, i-turn off na muna ninyo yung inyong mismong location kasi isa rin yan sa mayroong pinakamalakas na power consumption sa mga features na meron tayo sa device natin bukod sa Bluetooth, Wi-Fi at mobile data. Isa to sa may pinakamalakas, yung location. Kaya make sure na huwag niya na ninyo kakalimutan sa susunod na i-turn off ang inyong mga location features. Kung mahilig ka lang manood ng YouTuber kaya naglalaro ka lang at wala kang inaantay na tawag, ito yung dapat na gawin mo. Dapat guys, gamitin natin yung airplane mode ng device natin. Once kasi nagamit-gamit natin ito kapare ko, mas makakatipid tayo sa battery kapare ko dahil i-eliminate nito yung function ng signal natin or yung pagsasagap ng signal ng mga modem natin sa ating mga mismong devices. So magkakatulong yan kapare ko para hindi mabilis malobat yung phone natin kasi nga meron siyang function na i-eliminate. Don't worry, yung paggamit ng airplane mode is safe and also wala namang problema. Pwede mo rin i-open yung ating Wi-Fi once na naka-open ng airplane mode. And syempre, hindi available ang mobile data. Usually ako ay panaw ng paggamit ng airplane mode and kung makikita nyo sila natin video, lagi naka-open yan. Sunod ng mga kapare ko ay para sa mga kapare ko nating supported yung high refresh rate sa mga devices sila. Ang pinaka-okay na setup dito mga kapare ko ay 60 or kaya auto. The more kasi kapare ko na higher yung gagamitin mga refresh rate, the more na mas malakas ito mag-consume ng battery or ng ating processing power.
And then maglilid to ka pare kayo sa mabilis sa pagkalabat ng phone natin. Kaya I suggest na i-set up nyo muna to sa auto or kaya 60 kasi hanggang ngayon din naman ka pare kayo ay gimmick pa rin naman tong 120Hz or mas mataas pang refresh rate. Kasi ka pare kayo hindi naman lahat ng application and games ay supported yung high refresh rate. Ilan lang po sila na possible i-support nito at supported pa lang. Yung iba hindi pa, yung mga most playable game ngayon. Yung next naman ka pare kayo kapag hindi kayo naglalaro or wala kayong masyadong ginagawa, gamitin nyo itong features na to ng device nyo which is sinatawag na battery saver. Yung battery saver kasi kapare kayo ng device natin is designed to optimize our battery consumption. Lalo na yung built-in battery ha. Yung built-in battery saver features lang. Meron ka din kasi mga battery app, huwag yung gagamitin yun. Okay, yung built-in lang, yung battery saver ang device natin. Kasi dito kapare kayo, siya mismo yung maglilimit sa device natin na mag-consume or na maglilimit sa function ng device natin na mag-consume ng mas maraming battery. Pero ito ay advisable lang gamitin kapag hindi ka masyadong gumagamit ng device mo or bawa nod-nod ka lang ng YouTube, nod-nod ka lang ng Netflix. Pero kung maglalaro ka ng mga game, mga kapare ko, advisable to na gamitin dahil pipigilan nito yung full performance ng device mo para i-handle yung game na yun. Dahil kagaya na sinabi ko, ililimit niya yung process and also yung consumption ng device natin sa battery natin. Yun yung purpose niya. Next naman kapare ko, medyo advanced to pero ito yung isa sa mga pinakamaganda niyong gawin, ang pag-uninstall ng bloatware application ng mga device niyo. Meron tayong tinuring tutorial or meron akong ginawang tutorial about yan. Ito siya mga kapare ko. Wala kasi tayong option na i-uninstall yung mga bloatware app kagaya nito nakikita nyo sa video. May option lang tayo dyan na i-uninstall yung update niya or kaya i-force stop or i-disable yung application na yun. Pero i-uninstall hindi. So yung iba kasi dito mga parang kahit di nyo ginagamit, nagra-run pa rin yan sa background natin. Kahit hindi nyo gamitin kapag di nyo na-force stop. Kaya mas maganda solution dyan is i-uninstall siya. May natinuro na akong video, ilalike yung link sa description or kaya sa pinned comment section. I-check na lang ninyo mga kapare ko eh. Kung wala ka naman kapare ko yung features na hinihingi natin doon sa bloatware and installation kasi may specific features doon ng device natin na kinakailangan natin gamitin, ang kinakailangan mong gawin na lang dito is uninstall or disable yung mga bloatware application or yung mga application din na hindi mo na ginagamit. Hindi lang bloatware, kasama na rin dito yung mga third party app na pwede mong i-uninstall na hindi mo naman talaga need. Ito kasi mga application na to, kahit di mo ginagamit, nagkukonsume to kapare ko ng storage natin. And also, yung iba pa dito is nagkukonsume pa rin ng processing power and battery kahit hindi natin ginagamit kasi auto siya nagra-run sa background. May mga ganong application mga pare ko, lalo na sa third party. Kaya pinaka the best choice na gawin dyan is syempre, i-uninstall or disable yung mga application na to. Kaya kung sa'yo guys, gawin mo na to. Anyway mga pare ko, dito ko natatapos yung video. I hope may natutunan kayo sa video na to and I hope kumunat yung battery nyo kapag ginawa nyo itong mga ginawa natin sa video. Kung meron kayong mga gusto pang idagdag sa sinabi ko dito, comment nyo na sa ibaba para malaman yung iba at malaman ko rin. And also kung may tanong kayo, comment lang dyan din. Yun lang, maraming salamat. Peace!